Okay, big man, rally tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Pwede akong stand? Ano ang mga rifle? Ah, rifle stand. Dalawa? Sila. Huwag mo masyadong isa sa sito para sa mga yung ano. Okay. Hello. Good afternoon. And then morning pa, no? Good day, mga ka-airsoft. Good day, mga ka-big man. Okay, sabayan po tayo napapanood ngayon, no? 7 different channels natin, no? YouTube channel, all about recall jazz. One Bulacan, no? Tapos sa, ano, sa big man, good vibes sa love, no? Hello po, shout out sa 450k natin na followers, no? Hindi naman sabay-sabay nanonood yun, pero I know napapanood din nila on late, di ba? On replay, no? Ayun. Anyway, maraming salamat at nandyan kayo, naka-view na naman today, no? Okay, no? Magbibigay tayong freebies, no? Na lumalabas na every month yung mga ano natin, guys, no? Mga ka-airsoft, yung mga ano ba to? Top fan, no? Top fan. Nag-generate na kasi nung mga nakaraan, parang naglolo ko yung FB. Hindi sila nag-generate, no? Nung mga top fan natin, no? Top fan badge, yung top sharer, top likers, di ba? Yung gano'n, no? Pero ngayon, nag-generate na sila. So, na-prepare tayo dyan, no? Yung mga mananalong top fan natin, no? Bibigyan natin ng freebies na, ano, full metal na tactical keychain, no? Yung keychain natin, limited edition, no? Hindi to yung ordinary keychain. Full metal to, no? Replica nung tunay, no? Kaya kung top sharer ka, ay nako po, bibigyan kita, no? Ngayon, ano ba gagawin natin ngayon? Ngayon, mag-answer tayo ng frequently asked question plus special to, no? Bukod sa mag-demo and test fire tayo today, paano ba to? Maghihimay ako, no? Maghihimay, magbubukas ako ng M4 rifle as requested ng ating bossing, no? Kasi na... nasa malayo siya, so it's better, no? At taga Jensen si boss, no? At then totally wala siyang knowledge, no? Marunong siya magpaputok ng live, ng real, pero wala siyang knowledge when it comes to airsoft. Hindi niya nga alam kung ano yung, kung paano tumatakbo at saka kung ano yung parts, no? Na nandun sa loob ng airsoft, na just in case na magkaroon siya ng problema is makaya niyang i-troubleshoot, no? Kaya yan, importante yan. Kaya sinamantala ko rin, guys, no, itong pagkakataon na to para maipakita sa inyo, para mapagbigyan ko yung request ng ating bossing. Hello po, hello, shout out, no? Pagpasensya niyo na yung bosses ko, medyo ano, husky kung tawagin, no? Okay, pakita ko sa inyo, ha, yung mga magiging freebies natin, guys, ha, na keychain. Grabe, ang ganda dito, no? Lapit mga konti. Sandali, Shane. Ayan, okay. Okay? Ayan. Sinabit ko na para hindi na ako mahihirapan. Okay, yan. Tignan nyo naman. Full metal yan, ha? Tignan nyo kung gano'n siya kalaki. Halos isang dangkal ko. Ayan. 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 Pag ikaw, top sharer ka, okay, top fan ka namin, mananalo ka nyan, no? Kaya, ayan, oh, kita nyo, ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Grabe, gaganda, no?
Oh, double barrel shotgun, no? Oh. Oh. Okay, ano pa ba? Hindi ko alam kung ano tawag dito, Shane. Ano tawag dito? Sa COD lang alam ko pa, Fennec. Ayan, no? Ayan, mga naglalaro si COD dyan. Okay. Ha? Naririnig nyo, kumakalansing, no? Yan, L96 sniper rifle. Yan, okay. Full metal lahat yan, ha? Ayan, ayan. Pinasabit ko kay Shane para hindi na ako mahihirapang magpakita sa inyo. Yung mga top fan, no? Yung mga mabubuno, napaship na namin, no? Sa shoutout nga pala dun sa anim na top fan ng love at saka ng recoil. Ay, hindi. Ng love recoil at saka ng good vibes. Napaship na namin yung anim. Hello mga bossing. Maraming salamat. Sana ditong darating naman, eh, mapasama ulit kayo, no? Kaya, keep on watching, keep on sharing para manalo kayo ng ating mga pakulo, okay? Ano eh, ubos na yung, ano, yung SRC ballpen natin, no? Okay. Good afternoon, Sir Alan Villaris. Good afternoon, Sir Louis Baksal. Good afternoon kay Sir Sean Sai Hubs. Yung Sean Sai Hubs na yan, yan yung pump 47 na nag-avail ng layaway, no? O, yung layaway installment plan, ha? Nagtataka lang ako bakit ngayon lang kami nag-launch, no? Ng 50 client, no? Na pwedeng mag-avail. Nakaka 48 pa lang kami, no? Out of 50. So, meron pang dalawang slot, no? Kaya yung gusto mag-avail dyan, pwede pa, meron pang dalawang slot. Sayang ang pagkakataon, no? Kasi zero interest yun. Biruin mo, magkakaroon ka ng airsoft, ng hulugan. Hulugan mo lang kukunin, pero zero interest. Diba? Sayang pagkakataon. Kayo rin, mga boss, no? Minsan kung kailan wala. Kaya nga, minsan pag wala na yung promo, actually, binuksan ko lang yun, eh. Kasi madami nang ulit. Due to demands, no? Ang daming nagre-request, no, nung layaway installment program natin. Pero yun nga, meron pa dalawang slot. Ngayon lang, ha, nagtataka ako, ngayon lang yung pagkakataon na hindi na-consume agad yung 15. Kasi nasa fourth season na tayo, Fourth season, ibig sabihin, pang-apat na beses na natin na ginawa to, no? Yung layaway installment. Pero yun nga, this season, hindi nagsara sa 50. So, meron pang 2 slots, no? Kaya ikaw, kung gusto mo mag-avail, pwede pa, no? Mag-inquire ka lang din, isesend sa'yo yung video, no? Okay, no? Ngayon, ito yung i-demo yung test fire natin, guys, no? The M4A1 carbine na long barrel. RIS to, kung tawagin, no? Yan, mahaba, makikita nyo. Mahaba siya, no? Ayan. Makikita nyo, hindi siya yung literal na CQB na idedemo ko, ipinapakita ko nung nakaraang mga araw, no? Yan, mahaba yan, no? Kita nyo. Ayan, no? Halos isang dangkal. Kasi, guys, yung CQB hanggang dito lang, eh. Diba? Hanggang dito lang sa mismong ano, front sight niya. So, ito, meron pang additional na kulang-kulang isang dangkal. 7 inches, I think, no? Yan. Ito yung i-demo test fire, no? This is not the regular rifle na you've been seeing na dinedemo yung test fire ko, no? Kung makapapansin nyo, iba yung body nito, gray, no? This is a ENC, no? ENC na rifle, okay? Yan, mapapansin nyo, gray siya, no? Gray, hindi siya black. Dalawang klase ito, merong black, merong gray, and ayun, black gray. Okay na. Wala na pala available ng black, so ito na lang. No? Mas special to kaysa doon sa, syempre, mas special tong color na to kaysa doon sa black. Kasi yung black, yun yung standard, yun yung common. Ngayon, pag mga, halimbawa, mga tan or customized na color, syempre, iba yun. Iba rin yung ano nun. Iba rin yung, syempre, iba rin yung presyo, diba? Pero although iba, pero
halos pare-parehas lang ng loob, no? Nagkakatalo lang minsan sa mga nadiin yung gas. Sa mga version, no? So, yun yung itatakel ko today, no? Napakalaking bagay nun, no? Kasi, oo, aminin natin si ENC is the China version, no? Pero si ENC, meron siyang low class talaga, no? Nagsimula talaga sila sa low class. Meron din naman siyang mga mid class at meron din siyang mga pangtapat sa high end, no? Kaya ayun lang sa akin lang, no? Laging advice ko, no? Kung ang budget mo very tight, huwag kang pupunta sa low class. Huwag kang pupunta sa low budget. It's better na huwag ka na munang bumili ng airsoft pansamantala, no? Kaysa makabili ka ng airsoft na low class, then eventually gawang Lunes sirang Martes, no? Mayat-maya sira, ganon. Then or low class ang binili mo dahil pinagkasya mo yung budget mo, ang mangyayari, mauubos din yung ipon mo kasi kaka-upgrade. Kasi later on, no, guys, no, believe me, no, later on, marirealize mo, hindi niya kayang tumayo, no, hindi niya kayang tumayo dun sa mga gamit ng iba mong mga kasama, no, kasi, ganyan yan eh, in this community, sa airsoft, no, makikita mo yung iba talagang matitindi yung unit, no, yung iba talaga out of the box, wala pang ginagalaw, walang ina-upgrade, eh talaga namang matitindi yung unit, no? Minsan nga darating pa sa point na maiinggit ka rin eh. Sasabihin mo sa sarili mo, sana yun na lang ang binili ko. Kasi kung tutusin, konting-konti na lang yung difference ng low class into high end, into mid end, konting ipon na lang sana, di ba? Yun. Kaya lang, yun nga. Pero kung talagang makate, no? Nangangati na kayo, kung talagang gusto nyo mag-airsoft, pero low class lang, gusto nyo ng low class, this is Big Man Hobby Shop is not the right venue, no? Kasi we don't cater low class and low quality na rifle. It is because dito sa Big Man, lifetime service warranty po tayo, no? Ang problema natin, baka bandang huli maging magkumpare tayo. Kasi lifetime service warranty, bumili ka low class, mayat-maya sira, mayat-maya nandito ka sa shop. Yun ang iniiwasan ko rin, di ba? Hindi sa iniiwasan ko yung maging magkumpare tayo, okay yun, no? Kaya lang, sa akin lang, yung ma-stress ka, no? Bah, malaking bagay, ha? Minsan, sa totoo lang, lalo na nung baguhan pa ako, ha? Halos hindi ako makatulog, kasi pag may problema yung airsoft ko. Parang, syempre, nature ng tao, gusto niya right away magawa yun, eh, di ba? Yun. Sabi ko nga sa inyo, nandito ko para itawid sa inyo lahat ng information na pwede nyong malaman, no? I-shortcut na natin, huwag nyo nang pagdaanan yung mga error na ginawa ko way back noong nag-i-start ako. That is why I'm sharing, no? This information para malampasan nyo na, no, yung mga error ko, dun na lang kayo sa mga correct one, no, sa mga positive one. So, kasi pag lahat yung pinagdaanan nyo, ay naku po, masakit sa ulo, promise, no? Okay, ito yung demo test fire natin, medyo napahaba yung introduction ko, grabe, introduction pa lang, 30 minutes? Hindi naman. Okay. Okay, ngayon, before natin demo test fire to, then before tayo jump doon sa main topic natin today, no? Babaklasin natin 'to, no? Ipapakita ko sa inyo yung laman loob nito at saka kung paano siya gumagalaw. Subukan natin ay i-identify, no, kung ano yung mga different parts, no, na nasa loob niya na pwedeng magkaroon ng problema, pwedeng yung ma-encounter. Tapos yun, pwedeng simulan ng sakit ng ulo. Guys, no, ganito, no? Shout out po sa 80 viewers natin for this morning, no? Shout out po mga bossing. Hit the share button para manalo nito, no? Yung ano natin,
tactical keychain na full metal limited edition by Big Man Hobby Shop. Ah, okay. Mananalo kayo nito ha, yung mga top sharer natin ha. Okay, share nyo lang, malaking bagay, no? At saka ano kasi, maganda yung gagawin kong vlog. Actually, maganda talaga yung mga ano, ginagawa natin vlog every day, no? Tayo nga yung tinuturing na one of the most sensible, di ba? Kasi lahat ng sinasabi natin dito is my sense. Lahat ng sinasabi natin dito may kapupulutan ng aral. Okay? Ngayon, ibabaklasin natin to. But before that, answer tayo ng frequently asked question natin, no? Okay. Oh, baka ikaw, alam ko merong ano dyan, gumugulo sa isipan mo. Kung meron kang tanong, itanong mo kay Big Man. Okay? Okay, okay. From 4782. Okay, last digit ng cellphone number. Big Man, mas maganda ba ang matigas na spring? Okay guys, no, siguro tinutukoy niya rito is yung rifle. Okay? Spring. Depende, boss. Sasagutin kitang diretso. Pero depende yan sa klase ng unit mo, no? Hindi po lahat ng unit is capable of hard spring, no? Hindi, lalo na, yung sinasabi ko nga, yung mga low class, ang tendency, pag nilagyan mo ng malaking spring, it's either hindi kayang pigain ng motor, no? Yung spring na nilagay mo, or, let's say, kaya pigain ang motor, worst case scenario, babasagin ang gearbox mo. Ping, sample ng gearbox na basag. Worst case scenario, boss, babasagin ang gearbox mo, no? Para mamaya, papakita ko rin kasi yan. Yan yung gearbox, yan. Merong nakabox yata dyan. Yan, okay. Okay, no? What I'm showing you right now is is an example of busted gearbox. Okay na yun? Okay na yun. Oh, yan. Guys, no? Ito yung itsura ng lapit mong konti yung camera. Okay na. Guys, no? Ito yung itsura ng gearbox natin. Okay? Ito yung nasa loob ng M4. Ito yung humahawak ng lahat, no? Ng karamihan sa parts ng M4, no? Meron tong mga gear, cylinder, etc, no? Ngayon, ito, mapapansin nyo, ay, ayan, mapay dyan, hati-hati, oh, hati-hati talaga to. Ayan guys, no? Kung mapapansin nyo, merong isa tayong ka-airsoft na, paano ba sabihin to? Talaga namang malikot ang isip, no? Ayan, basag, no? Naghati-hati yung gearbox niya, ayan yan, ganyan niya. Ganyan ang forma niya. Yan, okay. Yan. Yan ang forma niya, no? Ngayon, guys, no? Risky, very risky ang pag-upgrade, no? Especially kung wala ka namang gaanong malalim na knowledge regarding dun sa unit mo. Lalo na kung, kasi ganito, may mga style yung Pinoy, eh. Yung ibang nating ka-airsoft. Ang gagawin nila, bibili sila ng second hand, no? Kaya nga dito sa Big Man Hobby Shop, it's better na huwag ka na lang bumili sa amin. Lagi ko sinasabi yan, huwag ka na lang bumili sa amin kesa bumili ka ng... Kasi hindi ka namin bebentahan ng low class, no? Sasakit lang ang ulo namin, no? Hindi naman namin maa-attend dito sa Big Man Hobby Shop na bebentahan ka namin, then forget. Then walang warranty. Hindi kami kasi nasanay ng ganon, no? Anyway, yan, yung ka-airsoft natin, no, bumili ng second hand, then hindi siya nag-enjoy dun sa second hand na binili niya, so in-upgrade niya. Later on, mas malaki pa yung nagastos niya kaysa dun sa mga mid-class, kaysa dun sa mga high-end na unit. Kasi bakit? Yan, pagka-upgrade niya, pinalitan niya ng spring, malikot ang isip, eh. Hindi natin kayang ano yun, kontrolin, eh, di ba? Ayun, malikot ang isip. Ayun, nagpalit ng spring, yung spring, malakas yung spring. I think 160 yata eh. SP-160. Guys, hindi ginagamit ang SP-160 sa mga stock, okay? Karamihan na nakastock na motor, hindi na kayang pigain yun, no? Or worst case scenario, mapigaman yun ng motor,
Ang mangyayari naman, magiinit siya. Mga ilang putok lang, halos hindi mo na mahawakan yung motor. Ngayon, I'll show you what the motor look like. No? Okay, this is an example of magandang klaseng motor. No? Okay. The GNG. Guway-guay, oh. Yan. Kung tutusin, high-end unit to, ha? Guway-guay, ha? Pero kita nyo, nung nag-assemble ako ng unit, no, na panglaro ko, nagpalit ako ng motor. High-end na to, guys, no? High-end na to. Pero bakit ako nagpalit? Yan. To. Bakit ako na nagpalit ng motor dito, no? Kasi, in every rifle, in every project, merong purpose. Ginawa ko to dahil may purpose ako. Meron siyang dapat ma-achieve. So, hindi niya ma-achieve yung purpose niya kung naka-stock motor siya ng GNG ng guway-guway. Yan. Ganito yung itsura nun. No? Mag-iinit to kung hindi compatible yung nilagay mong spring. Kung hindi niya kaya pigayin. Kasi, just imagine, hirap na hirap siya eh. Hirap na hirap siya para pumiga. No? Hindi niya kayang pigayin. Okay? To answer your question, bali boss, compatibility yan, no? Kumbaga, sabi nga, compatibility is buyer's responsibility. Compatibility is user's responsibility. Kailangan alamin mo kung compatible yung ilalagay mong pyesa bago mo simulan para hindi ka sumakit ang ulo. Okay? I hope na nasagot ko yan, no? I just don't know kung tama ba yung ibinato na tanong sa sinagot natin, pero kasi sabi niya spring eh, pero siguro kasi ang replaceable lang naman ng spring ang M4, ang rifle, no? Big man, hanggang anong required FPS sa unit ko? M4 DMR setup ang unit ko. Okay, DMR setup. So, DMR, ibig sabihin ng unit mo bossing is rifle pa rin. Okay, sorry. Galing to kay 1742 of Pandacan, Manila. Okay? May unit na si boss. Bossing, sa amin mo ba binili or hindi? Pa-reply back na lang, no? Ngayon to, big man, yun nga, DMR setup niya. So, kung DMR setup mo, boss, rifle ang gamit mo, ibig sabihin, rifle. What I mean is, electric rifle, no? DMR, kasi, yun nga yan eh. Ngayon, sa atin. Okay, sa amin pala binili. Okay, kung sa amin mo binili, dalawang bagay yan eh. Kung stock ang DMR mo, what I mean stock, hindi pa na nakakalikot or hindi pa na-upgrade, I do suggest go for 0.28 to 0.30 to 0.36. Yung tatlong grams na yan, ang best na gamitin mo dyan sa unit mo, no? Pero, let's say, no, on some cases, halimbawa lang, no? Kasi ganito, kung DMR ka, so, mostly, ibig sabihin, malalayo ang range mo, di ba? Kaya ka mag-a-adjust ng grams ng BBs para maging stable yung bala mo. Kung gagamit ka ng 0.20, let's say, gumamit ka ng 0.20, hindi ka mag-enjoy. Bakit? 20 meters pa lang, pumapaling na yung bala mo. Kaya, gagamit ka ng mabigat. So, it's better start kung DMR ka, mostly, malamang yan, mahaba, mag-start ka sa 0.28, no? Depende sa scenario, depende sa layo, depende sa venue yan, no? Ngayon, kung sa tingin mo, kailangan mo pa ng mas, kumbaga, malayo talaga, better use 0.30, no? Kung sa tingin mo na nagwawobble pa rin yung bala mo, bigatan mo pa, no? Hanggang sa ma-achieve mo zero target, no? Yung kumbaga, normally kasi guys, no, pag yung bala nag-launch sa hangin, dapat straight siya, straight then going down. Pag ang nangyari sa bala mo is straight tapos tumataas, so may problema. Isa lang pala yun. Sorry, no? Isa lang ang ibig sabihin nun. Pag tumataas ang bala mo, okay, masyadong malakas yung unit mo para dun sa bala na ginagamit mo. So, better adjust, no?
yung bala ng mas mabigat. Okay? Pag naman nagwawobble left and right, ganun din, no? Kailangan maging precise kasi yan. Dapat ang direction ng bala, diretso, then bababa. Hindi diretso din kakanan or kakaliwa or tataas. Okay? I hope nasagot ko yan. Si Sir Alan pa. Metal daw ba yung material ng gearbox? Ano? Yes. Na? Ito, sige. Maganda yan. Maganda yung tanong na yan. Sagutin natin muna yan. No? Isingit natin. Kahit although wala siya sa mga list natin, no? Yes, metal ang materials na ginamit sa gearbox, no? Pero guys ha, ganito no, may exemption 'yan. Oo, metal, but marami ang klase ng metal, 'di ba? May aluminum, may alloy zinc, merong steel, may iron, merong tungsten, merong platinum, mga ganun 'yan, 'di ba? Pero wala namang gumagamit ng platinum sa barrel, no? Masyadong mahal. May stainless, na? Wala rin gumagamit ng stainless sa barrel. It is because, sige. Kung tutuusin, guys, no? Ito, magandang explanation lang to, no? Kung tutuusin, bakit matigas ang stainless? Tama? Sobrang tigas niyan. Bakit walang gumagamit sa barrel natin yan? It is because yung pagiging matigas niya is not compatible dun sa magiging purpose niya. Stainless is... sobrang tigas, brittle, malutong, pwede siyang mag-crack agad. What is happening sa loob ng M4 natin is shaking. Di ba? Shaking yung spring, yung force. Oh, yun. Kaya gumamit ng alloy. Bakit? Ang alloy is medyo may pagka... what do you call this? Alloy material can stand dun sa shock. Na nangyayari during the firing, 'di ba? Kumbaga, pag gagamit ng stainless, posible lang na I'm not an engineer, no, ng barrel, pero kumbaga, kung malawak kasi 'yung isip mo, kaya mong anin 'yan. Kaya mong i-digest 'yan, no? Kaya mong pag-isipan kung bakit hindi ginamit 'yung stainless. Well, in fact, talaga napakatigas ng stainless. One good example is the ano naman. Kung mapapansin nyo, di ba, nung mga sinauna mga sinauna sasakyan, bakit ang ginagamit na radiator? Kung mapapansin nyo yung radiator, familiar kayo rin, cooling system is tanso, bronze. Kung hindi tanso, aluminum. Pero, I know, na-phase out agad yung aluminum, no? Tanso ang ginagamit. Bakit? Bakit tanso ang ginagamit? Kasi may downside yung ibang materials. Kung gagamit ng bakal, ang radiator natin is tumatakbo dyan, tubig, so mabilis magkalawang. Kung gagamit naman ng alloy, ang alloy is nagko-corrosion. Kumbaga, nag-oomido, nag-aasin, kung tawagin. So, eventually, masisira rin siya. Hindi rin naman pwedeng gumamit ng stainless because is stainless is brittle. Ngayon, ang dumadali sa radiator natin is high temperature, no, na heat. So, ang tendency is what? Hindi kayang lumamig ng radiator. Cooling system nga siya, eh, di ba? Hindi kayang lumamig, it is because stainless nagpe-penetrate dyan yung heat, no? Okay, kaya the best materials na ginamit dyan is bronze or brass, tanso. Ayan. Guys, no, pasensya na kayo. Hindi ako engineer ng... Actually, I'm a graduate of computer engineering. Pero medyo malayo na sa kurso ko, yung tinatakel ko. What I'm saying today is based on my daily experiences at saka dun sa mga articles na rin na nababasa ko. Tsaka yung mga daily na nangyayari sa atin. No? Shoutout, Sir Willy Terrible. Hello po. Hello sa 45 viewers natin for today. Guys, may share button. Share nyo para kumalat tayo sa community. Okay? Next, no, Big Man. Nag-upgrade po ba kayo pagkabili sa inyo? Gusto ko malakas agad. Okay, no? Pwede naman, boss, no? Kung gusto mong pagkabili mo, upgrade agad natin, pwede yun, no? But not recommended. Bakit? Hindi mo makikita, hindi mo ma-feel
yung difference nung stock unit mo dun sa upgraded, no? Worst case scenario, hindi mo siya mai-enjoy kasi ang nahawakan mo agad yung upgraded na. Okay? Mas maganda yung stock. Then, habang natututunan mo siya, habang nakakasanayan mo, habang napapamiliarize ka, eh, ikaw na ang mag-a-upgrade. For sure, kaya mo yan, no? Maigaguide ka lang namin. Yung question mo, merong kinalaman dun sa next question natin. What? Okay, jump na ako dun sa next question, ha? Okay, nakita raw niya. Okay, Bigman, nakita ko sa mga post mo, napakadali lang palitan ng spring. Bakit yung sa akin, nung sinubukan ko, wala, anong wala? Ah, okay, medyo alam ko na to, no? Okay, no? Guys, no, kasi yung mga high-end unit, no, yung mga Taiwan unit is quick release yung spring kung tawagin, no. Hindi mo kailangan baklasin yung mismong unit para lang mapalitan mo para ma-upgrade mo yung spring dun sa loob niya. Okay? Kumbaga meron siyang ina-access lang sa butt, sa puwetan ng barrel para mapalitan mo. Sa mga high-end unit lang 'yon. Pero alam ko ang ENC, yung mga high-end version nila, no? Eh, ganun na rin, no? Pero yung mga low-end, yung mga maihiling sa mga code-code. Yung mga maihiling dyan sa code-code, hindi siya quick access, no? Yung spring. Medyo ilapit mo nga, don't pakita mo yung quick access na sinasabi ko. Hindi, lapit mo yung camera para malinaw. Guys, ayan, oh, yung sinasabi ko na quick access, oh, ayan. Babaklasin mo lang yung butt part niya, then, ayun, maia-access mo na mismo yung spring. Ayan. Ikaw mismo, kaya mong palitan, pwede mong i-upgrade, pwede mong i-downgrade. Ayan mismo, focus mo, yung spring. Ayan, di ba? Ayan. Ayan, sa mga high-end unit yan, sa mga Taiwan unit yan. Hindi lang ako ganun familiar sa China unit, no? Sa mga China unit, kasi hindi naman ako ganun nagkakalikot or nagkikater niyan, kaya hindi ako familiar dyan. Kung ganun nga rin, no? Pero on some cases, alam ko, kailangan mo munang i-rest yung unit, yung spring, bago mo siya ma-totally dismantle. Alam ko ganun eh. Kasi parang nakapagbaklas ako dati, ANK, ayaw mabaklas, pero yun nga, dapat pala inire-rest pa, no? Boss, ano latest natin na unit ngayon? Kuha sana uli ako ng isa M4. Sir, mag-PM po kayo. Sino siya? Ano to? Zignaw Q? Kuha sana ulit. Bakit, sir? Naging customer ka na ba namin? Kumbaga, previous, ano ba ka namin? Nakikita mo sa likod ko, sir, marami tayong latest, no? Pero yun nga, sinasabi ko lang, wala tayong low version, low quality, or low budget. No? Wala tayong ganun, no? Eh, katotoosin, kung negosyo lang ang gusto ko, pwede ako mag-stack ng mga low quality, low budget. Ang dami nagtatanong yan, pero mas ginugusto ko na pag ganun ang hanap nyo, wag na lang kayo sa akin bumili kasi ayaw kong magkasira tayo, mga ka-airsoft, no? Pag mga low quality, low budget, eh, pwedeng, pass na lang muna kami, no? Kasi, yun nga, guys, no? Sabi ko sa inyo, 15 years of playing airsoft, ang dami kong sinirang unit, promise. Believe me. Kaya kung pwede, lampasan nyo na yung mga error na ginawa ko, dun na lang kayo sa mga tama, no? Okay. Yun nga, nakita nyo na yung quick release spring, no? Doon ina-access, lalo na nangyayari yun sa mga Taiwan unit, sa mga high-end unit, sa mga yun. Talagang doon. Lalo na yung favorite ko na brand, no? Yung Lonex, no? Kaya ako sa isa sa naingganyo ron, it is because kahit ikaw lang, kaya mo magpalit ng spring right away, pwede mong palitan. Yun. Okay. Ngayon, jump na tayo dito, no? Ano ba yung mga laman nito? Paano babaklasin? At saka, pwede mo bang i-identify? Request kasi yan ng ating boss, no? Ang ating boss from Jensen.
no? Boss from Jensen. Bali, ano to? Si Sir is a bodyguard of a politician. Hindi ko na sasabihin pangalan, no? Kasi madaling maano eh. Madaling matuko, syempre. Tsaka nasa gun ban period tayo ngayon, mga ka-airsoft, no? Medyo kailangan maingat tayo sa pananalita, sa mga binibitawan natin sa salita, no? Gun ban period kasi, pag sinabi ko, baka lang, no? Wala namang problema, pero I don't want to put our client on danger, no? Kaya, yun. Okay, no? Pero yun nga, bodyguard siya ng isang politician dyan sa part ng Jensen. Jensen ba is Visayas or Mindanao? Mindanao, tingin ko. Okay, no? Request niya, paki-identify daw yung loob at saka kung paano i-dismantle just in case na magkaroon ng ano to? Problem ng bara. Okay? Sige. Shane, baguhin mo yung angle ng camera. Tututok mo dito. Okay, guys, ha? Goodbye muna sa mukha ko. Itututok ni Shane dun sa unit. Okay, sige. Tapit. Okay, guys, no? As you can see, this is the unit, no? Ito yung kailangan natin baklaset. Number one. Ingat pang tool. Kanina akong alin. Yung iba-ibang size. Number one. Ito, ha? Okay, and number two. Okay, yan. Dalawa yan na kailangan mong baklasin in order na ma-dismantle mo. Bakit ba kailangan mong baklasin? Kasi minsan pag yan yung unit is nagkaroon ng jam, umiipit sa loob, nagkakaroon ng bara. Bakit ba nagkakaroon ng bara? Kasi pag gumagamit tayo ng low quality BBs, no? Isang dahilan yan, no? Pag gumagamit ka ng mga cheap quality na BBs, ayun, nagtipid ka, eh, napagastos ka. So, aalisin natin ito, tsaka ito. Okay? Tingnan muna natin. Okay. Kasya ba? Hindi. Yung black lang. Ayun. Okay na to. Okay, no? Siyempre, kailangan mo ng Allen wrench, no? Kung tawagin. Okay? Yan. Okay, yan. Ano lang naman yan, guys, no? Madali lang baklasin. Kumbaga, hindi naman, yan. Hindi naman ganun kahigpit yan. Okay. Set aside muna natin yung screws. Make sure lang na, guys, no? Ito. Make sure na hindi mawawala ito dito. Na hindi mawawala yan, ha, yung screws, no? Kasi wala kayong mabibili niyan, okay? Ngayon din ito. Okay, yan, narinig niyo tumunog, 'di ba? Yan. Okay, bubuksan natin ngayon yan, okay? Ayun, ha. Set aside muna natin dito. Ngayon, okay, pag naalis niyo na, kailangan niyo pukpukin ito para lumabas yung screw naman dun sa kabila, okay? Gamit lang tayo ng small na, ayan. Kahit ano, na pwede pang pukpok, okay? Ayan. Pansin nyo, lumabas na to. Set aside ulit. Then, ito. The other one. Okay. Yun. Dahan-dahan lang, ha? Ayan, dahan-dahan lang. Okay. Okay, once na lumabas na yan, ma-access mo na yan dahil magbubukas na yan. Okay? Pull it to the left. Yan, o. Dali, ha. Ito yung sinasabi ko, hindi siya siguro nakares. Okay, ayun, guys, no? Pasensya na kayo. Hindi nakita sa camera. Biglang hinugot. Sige, pakita ko ulit. Ayan. Okay, yan. Nakaganyan yan. Okay. I-slide mo papunta rito, dito sa left. Okay? Okay. Dahan-dahan lang. Okay? Okay. Ayan. Ngayon, set aside muna natin itong isa. Okay? Ito yung pinaka-main. Okay?
So this one, no? Makikita nyo nandito sa loob yung hop-up chamber. Dito bumabara yung mga bala, no? Kaya kailangan, ayan, bunutin nyo rin. Ayan. Bunutin natin to, guys, ha. Ayan. Okay. Yun. This is the inner barrel. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, tanso yan, ha. Okay. Ayan. Inner barrel. This is the hop-up chamber. Ang nasa loob niyan is the hop-up rubber, no? Hindi ko na ganun babaklasin kasi syempre ayaw ko naman masira, pero yun nga, nandiyan yung hop-up rubber sa hop-up chamber. Yan, okay. This is the air seal. Okay. Yan, ha. Yan, dito yung mga bara. Dito nagaganap, ha. Pakita ko nga ulit. Baka, ano. Yan, yan. Yan, yan, yan. Ganyan ang orientation yan, guys, no? Okay, dito dito nagpupondo yung mga bara, oh. Yan, dito. Dito nagkakaroon ng problema. Okay, yan, yan. Yan. Okay, lipat tayo rito, no? This is the air seal nozzle. No, ito, ito. Yan. Ito, yan, ha? Okay, yan. Napapalitan yan. Na-upgrade din yan. Okay? Nasa loob yan is the cylinder. Hindi nyo na ganong makikita. Yan, to, to. Yan. Cylinder. Nasa loob niyan, yung spring. Spring plus the piston. This is the piston. Okay. Sige, pakita natin. Ito yung itsura ng, pakita ko, ha. Guys, no, ito yung itsura ng cylinder. Yan. Yan, o. Yan, o. Yan, stainless yan, o. Yun yung cylinder. Then, this is the piston. This is the teeth, okay? Nasa loob yung head, eh. Yan. Okay, yan. Yan. Dapat to nandun, eh. Pero yan, yan, no? Yan, basta ganyan ang forma niyan. So, ayan, nagpa-pump yan, nagpro-produce yan ng air, ng pressure, ayan, no? Tatakpan ko, ha? Ayan, no? Ayan, narinig niya. Ayan, na. Oh, tatakpan ko. Hindi. Naglalaro kasi yan, eh, di ba? Sakto lang siya pa. Oo, oh, ayan. Ayan, oh. Basta kailangan yan. Basta may air yan, no? Nagpro-produce yan ng air. Yan, naglalaro kasi yan, guys, eh. Yan, ganyan, no? Yung spring, no? Ngayon, yung sinasabi ko kanina, yung spring, dito nyo lang binabaklas, no? Hindi nyo na kailangan baklasin itong totally buong unit. Yan, sa mga high-end na unit, no? Dito nyo lang babaklasin sa loob. Okay? Hindi na kailangan totally baklasin. Yun ang kainaman ng mga high-end ng mga branded na unit, no? Pero sabi ko nga, alam ko yung ibang ENC, yung mga bago nila ngayon, no? Yung mga version, nasa na ba tayo sa gearbox? Version 3? Sorry, no? Kung hindi, I'm not very familiar, pero doon sa mga version 3 gearbox siguro, yun na yung mga, ano, yun na yung mga, ano ba to? Quick release, no? Pagdating sa mga China products. Kasi syempre nagaya na rin nila, eh, no? Okay, no? So 'yan, no? 'Yan. Ngayon, syempre pag ibabalik mo na, ganun pa rin, simple lang naman. Okay, 'yan, ha. Papasok mo lang kung paano mo siya binunot, ganun mo rin siya ibabalik. Pasok mo lang, slide mo lang, ha. Okay, 'yan. Yan, okay? Then, syempre, ikakabit mo na to. Ito, dito. Hindi gaanong pasok, eh. Yan, okay? Okay, naikabit mo na yan, guys. Ayun na, oh. Okay, ito namang isa yung sa front naman. Yan, matras. Medyo mahirap lang, ha? Hindi, kasi nahihirapan ako kasi ayaw ko siya magasgas. Wala akong cloth dito sa ibabaw, eh.
Bigyan mo nga ako. Okay, yan. Maipapatong ko na. No? Mapapansin niya hindi ako relax kasi ayaw ko siyang magasgas yung unit ng ano natin, syempre. Sino ba naman gustong may gasgas yung unit, di ba? Okay, yan. Pasok lang natin to. Okay, next dito, magde-demo yung test fire na tayo. Yun. Okay, yan. Naibalik na natin. So, pag naibalik mo na ito, 1 and 2, baliktarin mo, ikakabit mo naman ulit ito. Yung allen, yung kaninang kailangan ng allen. Yan, okay. Okay, then this one. Okay, yan. Okay. Yan, good to go na naman yung unit. Okay. Yan. Okay, guys, no, nakita nyo kung paano natin binaklas, kung paano natin ibinalik yung M4 at napangalanan natin yung mga nasa loob niya, okay? Ngayon, magkakaroon tayo ng konting recap, no? Okay, ang nasa loob niya is the gearbox itself, no? Ang nasa loob ng gearbox, guys, is the cylinder. Nandun din yung spring, then the nozzle, no? Pinakita ko sa inyo yung air seal nozzle natin. Plus, yun, ano pa ba? Yung mga... Actually, hindi ko na ipakita yun sa itsura pala ng motor. No? Pero yun nga, yung motor, ayan, ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan, meron tayo rito, yan. Yan, ganyan ang itsura ng motor, no? Nakakabit yan dun sa mismong unit, okay? Okay, ngayon, sana may napulot kayong aral, no? Before tayo mag-demo yung test fire, no? De-demo yung test fire tayo ng unit, no? Ni Sir Ismael Mangundadato. Sir Ismael Mangundadato, no? Of Jensen, no? I don't know the background of this boss or of our boss. Basta ang pagkakaalam ko is bodyguard siya ng isang politician dyan sa Jensen, okay? Is Sir Ismael Mangundadato, this is your unit, no? The M4A1 carbine long barrel, no? Long barrel, hindi siya CQB, guys, ha? Okay, panta-target shoot lang ni boss, no, sa farm niya, sa backyard, no. Okay. What comes on the unit is the tactical bag, no. Freebies natin yan, tactical bag, tactical cup, tactical keychain. Wala pa tayong supply ng tactical shades, no. Pasensya na kayo, mga ka-airsoft. Wala pa yung supply ng tactical shades due to gun ban period. At saka syempre, nanggaling din tayo sa pandemic, medyo talagang, wow, hirap na hirap sila sa production, no, sa ibang bansa, no? Ngayon, yun nga, pagpasensya nyo na, yung tactical shades, hindi sa atin available, no? Pero babawi ako, okay? So, this unit is a full metal of ENC special edition gray color, no? Special edition kasi, this is not the ordinary na nakikita nyo, okay? This one, yung ang tawag dito? Try mga shirts ever since holder, handle, hindi ko alam to eh. Okay, no? Yan, no? Pwede mong alisin to, halimbawa, just in case na hindi mo type, kasi this part will serve as your rear sight eh. And mapapansin mo? Yan, no? Papansin mo, this part will serve as your rear sight, synchronized dun sa front. Yan. Para ang mangyayari dyan is yan, ganyan. Okay? Detachable carry handle. O yun, sabi, detachable carry handle. No? Pwedeng alisin yan, boss, no? Ito, i-unscrew mo lang to, luluwagan mo lang. This one. Dalawa yan, no? Okay, ganda. Full metal to, no? Just don't know the exact weight of this pag fully loaded na. Okay? So, to access the bat, kasi bakit may access yung bat? Kasi dyan ilalagay yung battery. Pero yung word na bat,
sa battery, walang kinalaman yun, ha? Actually, magkaiba yun, no? Bat is B-U-T-T, bat part, no? Bat part, then battery is B-A-T-T. Okay. Para ma-access mo, press mo lang. Okay. Ngayon, para malagay mo yung battery, instead of pressing, hatakin mo siya. Okay. Then, ayan na. Lalabas na yung plug. Yung plug, dun mo ilalagay yung battery. Dun mo ipa-plug, sabi na, no? Okay. Then, kuha lang tayo ng battery. So, this is the battery. Paki-prepare ako ng ano? Ng... yung magazine, lagyan mo ng accurate na 0.20. O kahit wag na. Ikaw-chrono mo ba ba? Oo, chrono eh. E di accurate. O sige, accurate na 0.20 gamitin natin. Okay. Oh, by the way guys, no? Napalitan na natin ng string to. Ayaw ni sir ng stack eh, kasi yun na. As I was saying kanina, sana mas maganda yung stock, pero napalitan na ito ng spring. Mas malakas na siya dun sa ordinary spring. No? Okay, I just don't know, 135 yata ang pinalit? 135 or 145? Ayun, anyway, okay, so battery, pasok lang ha, pasok lang. Okay, then... plug lang natin. Ayan, plinag na natin. Okay, no? Siya nga pala, no? Okay, samantalahin ko na rin itong pagkakataon na to, ha? Marami sa ating mga ka-airsoft, kabibili pa lang ng battery, sabog na agad. Hindi na agad gumagana, hindi nag-charge ng tama. Guys, no? Kung ang unit nyo, kung ang ganito, no? Kasi paano ba ipapaliwanag to? Medyo magulo to para sa isang newbie, eh. Kung ang unit nyo, naka-stack battery kayo, like this, ang charger nito is USB, sinasaksak dito. Okay? Yan. Pero, kung ang battery nyo is tulad ng mga freebies ko, no? Kasi sa akin, freebies na rin ang battery and charger. Kung ang battery nyo is tulad nito, lipoly, hindi nyo pwedeng i-charge to using the charger nito. Why? It is because hindi sila compatible. This is only 9 volts. This upgraded battery carry 12 volts of power while this is 9 volts. So, pag ito, halimbawa ito yung charger, sinaksak nyo rito, so hindi rin kakarga ng matinuto. Kaya yung mga lipoly, ang charger nito is Smart charger, like this one, no? Smart charger. Ngayon, pag i-charge mo to, hindi mo dito i-charge, kundi dito. Ito yung pinaka-charging pin niya. Pag maglalaro ka, dito mo na gagamitin. Okay? Sana, ano no, kasi ang daming mga akala kasi nila, pwede yung stock na battery, na charger dun sa upgraded battery. Hindi, no? Wawarakin nyo lang to, sisirain nyo lang to kasi hindi nyo mabibigyan ng magandang karga to dun sa stock nyo na charger. Okay? Yan, para lang sa kaalaman ng karamihan niya kasi maraming, you know, maraming akala nila pwede yun, no? Ngayon, okay, pasok natin to. Okay. Ngayon, ang battery is lipoly, hindi pwedeng ma-discharge, hindi rin pwedeng ma-overcharge. Pag na-overcharge, masisira. Pag na-discharge, masisira. Kaya kailangan, tansyado mo rin. Okay, ngayon, andali ah. Ito na lang. Okay, then ipasok lang natin to. One battery is good for, one full charge of battery is good for 10 full rounds of magazine, no? 10 full rounds, ibig sabihin, 10 3,000 rounds, no? Kaya matagal naman ang tinatagal ng battery. Okay, big man, advisable bang bumiling extra battery? No, hindi. Pag bumili kang extra battery, ang tendency, hindi mo lang rin magagamit yun, no? So, eventually, masisira lang yun, eventually, lolobo, eventually, gano'n, no? Kasi, napakadami ng capacity ng isang full charge. Just make sure na hindi busted yung charger nyo, no? Make sure na properly working, okay? Ngayon, may battery na, fire tayo, fire! Iba tunog, no? Sarap, no? Ang lutong. Then, rapid. Okay. Ngayon, guys, no? Request ng ating bossing, syempre, in-upgrade yung
spring niya. So, chrono tayo. Okay? Pasok natin sa unit. Okay? Make sure na hindi malalaglag. Make sure you heard the clicking sound. Okay? Then, single fire. Then, rocket natin. Okay? Okay, ayos lang natin yung chrono natin. Okay. So, pakita mo sa screen. Make sure malinaw, ah. Okay, single fire. 552. 552. Okay, the unit. Kung mapapansin nyo, bakit ang taas compared sa CQB? Kasi guys, mas mahaba to. Tandaan nyo, ang rifle, mas mahaba, mas malakas, mas precise. Kasi bakit? Kasi mas mahaba yung buwelo niya bago siya lumabas sa outside air, no? Okay, 552. Pinalitan ng, I'm not sure, no? Kung 135 or 145 na SP spring. Okay? Firing. Second fire. 555. 556. 553. 553. Okay. Let's say, sabihin na natin 540 to 550. Sakit na nun, guys, no? This unit is hindi na pwedeng ipanglaro. Okay? Ano to? Disqualified ka rito. Basta, I think 400 lang eh. 400 lang ang FPS required, no? Sa mga, on some cities or kulitan venue, pwede mag 420. But, 500, I don't think na pwede para sa isang assault rifle, no? Okay, baka merong ano ha, message. Basa ka muna? Okay. Sir Ismael, sarap naman ang unit mo. Grabe. Okay, firing tayo. Firing. Okay, rapid fire. Okay. Ngayon, as requested, labas tayo. Okay. Labas tayo, labas, 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 labas. Para gusto ko rin kasi subukan yung layo ng maabot niya, no? Dito, 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 dito. Okay. Okay, gusto kong subukan yung range niya kung saan naabot. Okay, 80 yards. 80 yards. No, 80 yards to 100 yards, kayang-kaya, depende sa bala mo, okay? Try natin yung rapid fire. Yung rapid fire. Try natin, sige pa, ha. Tapos, wala ba tayong pwedeng warakin? Kasi nung nakaraan, ay, okay. Hindi. Gusto niya bang mangwarak ako ng lata? Tignan mo ngayon yung silicon natin dati, yung winarak natin. Nasaan na ka? Para makita lang nila kung ano yung kayang warakin nung 500 something FPS. Magpapakuha lang tayo kay Shane ng something na pwedeng warakin, something na you know, magpapakuha lang tayo, guys, no. Kasi kung tatanungin niyo ako kung mga ano ba to? Mga bote-bote, pwede naman. Kaya lang the problem with the bote is syempre delikado. Wala na bang paggagamitan nito? Okay. Oh guys, no. Ito na lang. This is a tank of silicone, no. Mapapansin niyo matigas 'to. Pressurized naman ito eh. Pero tignan natin kung kaya niyang warakin 'to, no. Gusto ko ipakita sa inyo yung lakas na hindi, lakas yung kayang i-destroy, no, ng 500 FPS. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, very risky mag-ari ng ganito kalakas na unit. It is because pwede mo nang ilagay sa delikadong sitwasyon yung mga tao sa paligid mo. Okay? Oh, ngayon, silicone oil, tignan natin. Don't expect na butas agad, no, on the first shots. Kasi, syempre, kailangan yung target mo, magkaroon muna siya ng metal stress na tinatawag. Kasi, pwede niyang i-resist eh. Parang shock absorber. Yung first shot mo, pwede niyang
pwedeng UUP-in muna din yung mga succeeding, yun na yung bubutas. Okay? That is why ayaw kong gumamit ng bote kasi syempre hahawakan ko to yung unit eh, para makita nyo. Ay, yung ano, yung target. Okay, eh mahaba pa naman to, okay? Tumama, nakita nyo? Slow mo nyo na lang sakit ha. Okay? Oh, kita nyo. Wear always wear eye protection, okay? Guys, no? Mapapansin nyo, yung first shot niya, ayan na. Sana malinaw. Medyo i-focus yung ganun mo. Ayan, okay? Ayan. Ayan. Meron ng konting butas na ginawa. Okay? Ayan na. Ano ito ha? Pressurized ito ha? Ang tigas nito, no? Alam nyo yung lata ng mga spray paint, Pylox, Bosni, ganun katigas na rin to. Pero tignan nyo yung ginawa, okay? Hindi, pakita natin sa camera. Okay, yan na. Butas na. Okay, sana kaya nga niyang hiwain eh, no? Ayan, no? Kita ba nilang butas o hindi? Ayan na guys, oh. Yan, warak na ha. Okay. Okay, patagusin natin. Ayan, kita nyo? Yan. Yan yung damage na kayang gawin ng 500. Oh, cellphone ko. Hala. Hala, LED ba yan? Baka tempered. Bakit? Hindi, ay, hindi tempered. Na ano yung cellphone ko? Ay, pwede ka. Ayan na, nagkaroon na ng guhit, oh. Ay, naku. Sus! Ano ba yan? Guys, nasira ang cellphone ko. Grabe. Umitin? Ayan, okay? Ayan. Picturean mo, mama. Ayan. Okay, ayan yung kayang gawin ng... Ayan pa, oh. Ayan pa, oh. Ha? Ayan, oh. Wala na, sira na yan. Oo nga, oh. Sira na yan. Alis mo. No? Okay, ayan. Ayan, ha. Ayan. Okay, ayan pa, oh. Bounce back lang yan, ha? Hindi naman siya na-hit directly, di ba? Ayan, guys. Tignan nyo. Okay, basag yung cellphone ko. Ito pa, oh. Sino? Ayan, basag. Okay, yan. Okay. May nagtatanong pa kung kaya daw bumasag ng paso. Sino sabi? Nakita ko lang pa dumaan eh. Sige sir, basagin natin pa sumo, magdala ka. Okay, ngayon, okay, single fire. Tapusin na natin. Nawala ako sa kondisyon, nasira yung cellphone ko. Sir Ismael, ikaw mag-aabono nito. Kasi request mo to eh. Okay, firing. Okay, Ismael of Jensen, this is your unit, the M4A1 carbine. Pasok tayo, patay tayo. Patay ako. Grabe, ang dami na nadadali ng airsoft, ha? No? Ang dami na nadadali ng LED, ha? Woo-hoo-hoo! Guys, no, pakita mo, Shane, kung ano yung nasira. Sakit! Sa ulo. Wait lang, may pipicturean ako. Bounce back, nag-bounce back lang yung bala sa screen, no? Hindi totally hit. Bounce back lang. May tempered pa yung cellphone ko, okay? Yan. Ayan, ha? Kita nyo yung screen na yan. Yan, no? Yan, okay? Yan. O, yung sa baba. Yung sa baba. Yung sa baba. Yung... Ayan yung pa, yung sa baba. Yan, yan. Ito, hindi ganong kita to eh. Yan, ha? Yan, ha? Yan. Okay? Guys, no? Nag-bounce back lang yung cell, yung bala dyan sa part na yan. Pero tignan nyo ang damage na ginawa. Ang sakit sa ulo. No? Grabe. Pero syempre wala tayong magagawa. Eh. Part ng ano yun. I just don't know kung gumagana pa yung touchscreen yan. Gumagana pa lang. Yung part na yan. Ay, gumagana pa. Gumagana, no? Bahala na, hindi ko alam. Okay. Ngayon, ayun.
So, okay guys, no? Unit ng ating bossing ni Sir Ismael. O yun, pambawi na lang para wag na lang akong gano'ng ma-pressure mag-isip, no? O, help me share the live video na lang, no? Okay, Sir Ismael, every after na maglalaro ka, always perform this one para safety, okay? Release the magazine. Press lang to. Okay, after releasing the magazine, this one, no? Always clear the chamber, okay? Putok tayo isa. Yun, meron pa, di ba? Second, yung wala na. After mo i-clear the chamber, next thing to do is release the, rest the spring. Paano ba i-re-rest? Lagay natin sa rapid. Okay, then, ayan. Rapid, then, single fire. Single click, mga 4 shots yan. Then, single fire. Okay, then, safe. Yan. Okay, always remove the magazine. Always, pagka-remove mo ng magazine, palaging exercise the habit of charging at once, charging yung battery, na i-charge mo na agad para the next time na gagamitin mo, okay siya. Okay? Wala kang problema sa mga, alam mo lang, sa mga lobat-lobat, ganun, no? Siya yung nagbiblink na siya, no? Oo nga pa eh. Oo nga. No? Tapos lumalapad yung guhit. Oo, lumalapad, lumalaki, no? Anyway, guys, thank you and have a blessed day to all. So, itong unit na to for packing then shipping sa Jensen, no? Para sa ating bossing. Okay? Guys, thank you and have a blessed day to all.